Magandang araw, Luzon at maayong buntag, Visayas og Mindanao. Kumusta po kay Mr. Everlingaw at Mr. Dino Kapispisa ng Masbate? Kumusta na po kayo dyan? Well, ako po si Billy Andal, ang inyong tulay. Ngayong araw na po na ito ng linggo ay ating itutulay sa inyo ang Department of Agriculture at nagkataon po na wala si Secretary William Dar, kaya ang ating pong makakasama ay si spokesman of the Department of Agriculture, Mr. Noel O. Reyes. Katapos po ng ating makikipagtalakayan kay Mr. Noel Reyes, makakasama po natin as usual ang ating mga katulay sa batas, magitan ni Attorney Allegre at Attorney Melanie Kidd. Pag-uusapan po natin ang may kinalaman sa simulated birth rectification. Araw na ito ng linggo ay itutuloy natin ang Department of Agriculture o Kagawaran ng Pagsasaka. At in the absence of the Secretary, ay kasama po natin ang Special Assistant for Media Affairs and Communication. And of course, para mas madaling ma-describe, the spokesperson of the Department of Agriculture, no other than Mr. Noel Ocampo-Reyes. Welcome to the show. Maraming salamat po dito sa tulay, Willie, at sa ating mga tagapanood ngayong linggo. Salamat at pagbigyan mo kami ng pagkakataon. Alam ko, napakaraming trabaho at pinagkakabalan mo. Anyway, dahil bagong upo pa lang si Secretary William Dar, pwede bang bigyan mo kami ng background, ng audience natin, kung ano at sino at ano ang sa tingin mong pwedeng magawa ni Secretary William Dar? Unang-una, nagpapasalamat si, on behalf of Secretary William Dar, nagpapasalamat siya kay Presidente Rodrigo Roon Duterte sa pagka-appoint sa kanya dito sa kagawaran ng isasama. Nagsilbi na po si Secretary Dar ng minsan noong panahon ni President Era, 1998, 11 months. Dito, sa DA? Sa DA din. Magkasama rin kami nung araw. At mula noon, at umalis siya, napunta siya ng India, naging Director General siya ng ICLESAT. Isa sa mga 16, kapamtay niya po ang International Rice Research Institute. Ito naman yung semi-arid tropics, yung ICLESAT, based sa India. So, marami po siyang nalaman doon. Ang dinala dito ni Secretary Dara, yung kanyang kaalaman, global, ang approach niya na ngayon. So, meron siyang walong paradigm. Ibig sabihin, industrialization, modernization, at iba pa. No? Pero ang pinaka-bottom line dito, Billy, ay yung ani at kita. Ito lang. Ani at kita. Okay. Ang battle cry namin is the food secure Philippines with prosperous farmers and fisher folk. Na baliwala ang angat ng produksyon kung walang kwarta sa bulsa natin. Di ba? Maaari ang sapat na pagkain sa pagkainan, pero pag nasa kumain, wala naman laman yung bulsa mo. Ay, hindi ganon. So, magandang kombinasyon yun, yes, dahil may pagkain ka, may laman ng bulsa mo. Yes. Sa appreciation ni Secretary William Dar, wala yan. It does not exist in the program or policy of the Department of Agriculture. Meron po. Kailangan paikliin pa yung value chain. Ibig sabihin, idikit pa yung mga producers sa consumers. Consumer. Maraming players sa gitna eh, na pwede mong tanggalan. Hindi naman natin sinasabing putulin yung mga middleman. At paikliin lang natin para mas malaki ang kita, mas mura ang presyong darating sa merkado, di ba? Well, siguro yung industry chain na yan, value chain na sinasabi ng Secretary, farm to plate, napakalayo ng iba eh. Iba meron ng successes dyan eh. Pero gusto niya, isa lang o dalawa lang nasa kita o minsan dapat wala na.
diretso na. Sigurado, so, may, may pakinabang ang mga magsasaka kung gano'n ang malaki ang pakinabang. Yun ang ibig sabihin ng kita. Kumikita sila ngayon pero napupunta yung kita sa iba. Sa middle. Oo, yung piso-piso dyan. Eh kung binigyan mo sa kanya lahat, 5 piso kada kilo, ang laki nun. Kasi to have an assured food production, kailangan mong may assured kita yung nagpuproduce. Yes, una-una. Law of supply and demand talagang babagsak ang presyo ng pala. Sa panahon ng anihan. Anihan. Okay. Kasi seasonal yan eh. Pero maganda yung sinabi ni Secretary na inengganyo niya mismo mga gobernador ng mga top 30 provinces, rice producing provinces. Top 30. 30. Na kayo mismo tumulong, sana po tumulong kayo sa Department of Agriculture para may angat ang presyo. Talaga mababa eh. Depressed the prices niya. Pag alam mo na, sabay-sabay. Yung mga traders, alam mo, nilalaro. Pinaglalaro lang. Pero ito mismo, sila Governor Albano na Isabela, si Mali ng Besia, sila ang number 1 and 2, at iba pa ay maglalaan ng so pera. Yan ay ng pera. Northern and Central Luzon. Yes, nire-refermo. Yan ang 1 and 2 eh. Mm-hmm. 1 and 2. Besia and Isabela. Sila ang leader niyang sa rice production. So tumaya sila. Yung Isabela mismo, 450 million ang ilalaan ng pera. Pamilya lang ang pala. Ganun din si Governor Oyumali. 300 million na tayong ilalaan niya is to prop up, to buy directly from their farmers. Magkakaroon po kami ng National Food Security Summit sa October 29-30. Malapit na yun. Lahat ng gobernador at napaunlakan po kami ng Presidente. Sana ay makapasyal si Presidente para magkakaroon ng saan gagawin niya? Sa Land Bank Plaza. Ah, Land Bank Plaza. Sa Malate po. Magkikita-kita po ang DA dyan, ang provincial governors, ang provincial agriculturists, ang provincial veterinarians, saka may SUCs para pag-usapan, balangkasin ang mga kailangan pang gawin nitong harvest season. At ito pong mga pressing issues of the day. Mayahan din. Swine fever, itong foreign rice prices, yung copra prices, at iba pa. Sana ito yung masundan ng susunod na taon. At ito na siguro palagi ko magiging institutional partnership with the LGUs. Hindi kaya mag-isa ng Department of Agriculture ang malaking challenge na ito. Marami nang naging secretary. Ako yung nandito, dumapang kay Sarin Dominguez pa. Dumaan na iba pang sekretary. Nakita same, mo na yan. Nakita namin. Yan ang same challenge year in, year out. Seasonal challenges. Pero ngayon palang pinag-iigting ang pagsasama ng LGUs. Siyempre, national leadership. And then other government agencies. So kailangan mo talaga ganun pagtutulungan. Gusto ko sanang pag-usapan natin yung iba pang policies ng Department of Agriculture. At I consider itong ating unang pag-aharap na ito as a introduction ng Department of Agriculture. And longer partnership. Longer partnership. Sapagkat alam naman po natin na ang tulay ay talagang naglalayo na i-bridge ang mga tao, ang gobyerno at ang negosyo para mas maintindihan ng tatlong major sector kung ano ba talaga mabuti para sa bansang Pilipinas. Sa atin na taga-panood na dito sa Tulay, sana po ang appeal ni Secretary William Dar, magsama-sama po tayo, tulungan upang mayangat natin ang agrikultura at ma-realize ang aming battle cry na malaking ani, masaganang ani at malaking kita, mataas na kita para sa ating mga magsasaka at mga isda. Well said at maraming salamat sa pagkakataon at oras na ipagkaloob mo sa Tulay. Maraming salamat din po. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Dapat maparating itong laman ng damdamin. Halika,
I'll reveal my secret kung bakit laging nasa kondisyon ng boses ko despite my crazy schedule. Mega C. 2 capsules of Mega C every day and I'm on the go. Kahit sobrang hectic ng schedule ko, sa dami ng activities, kayang-kaya dahil sa Mega C. Pag may concert, mall show, TV guesting, musical play, recording, campus tour, or shooting and taping. Mega C assures na makukuha ng katawan ko ang maximum amount of nutrients sa mga food ingredients ng mga meals ko every day to sustain my daily grind. During my workout, swimming, jogging, playing my favorite sports, and partying, Mega C is sodium ascorbate in veggie capsules. Ultimately, Mega C keeps me away from common illnesses like cough and colds that could affect my singing. It also makes me radiant and pogi because of the efficient absorption it gives to my body. Diba, Tita Mega? Yes, Gerald. The best tumulong ang Mega C sa absorption ng nutrients sa body mo. So sa ating mga Pinoy na super busy pero mahilig sa pagkanta, Mega C can also be your best friend. 2 capsules of Mega C every day, and you're ready to be your own star. Alam niyo na, sikreto ko ha. Mega C, available sa mga leading drugstores nationwide. Kami po ang inyong Tulay sa Batas! Well, mga kaibigan, ito na po ang Tulay sa Batas. At kami po ang maghahatid sa inyo. Kasama ko si Attorney Melanie Quinio at Attorney Alvin Alegre. Magandang araw sa inyo. Ang pag-usapan natin, Republic Act 11222 na kung tawagin ay Simulated Birth Cert Rectification Act. Bagong-bago tong batas na to. Actually, kakapasa lang nito this year, 2019. Oh, bagong-bago lang talaga. Oh. Ang purpose po nito is to correct or rectify or to correct yung mga nagawang simulated birth nung bata. Ito po yung nilagay nila na anak nila yung isang bata, pero in reality, sa birth certificate. Okay. Pero sa katotohanan po, hindi naman talaga sa kanilang anak. Okay. In a way, parang sinorkat yung adoption process. Kasi pag dumaan po sa usual, normal adoption process, it should be course through a judicial process. Medyo, una, may gastos. Pangalawa, medyo may proseso pong sinusunod, kaya natatagalan. May mga delay. Kaya minsan, ang mga kababayan or mga ano, they resort to simulation of birth. Kumbaga parang dinidiretso na nila, ilagay yung pangalan ng bata dun sa birth certificate. Pero because of the issuance po nitong bagong batas, itong batas na to, ito yung nagbibigay ng amnesty dun sa mga nagawang simulated birth in the past. So, ibig sabihin ng amnesty, wala pong civil, walang criminal, walang administrative liability kung sino man yung nag-simulate ng birth certificate ng bata. Isa po yun sa purpose nitong batas nito. At the same time, yung process ng adoption, nalilesen, nagiging mas simple, nagiging mas mura. Dahil may provision po dito sa batas na to na kung yung bata ay simulated birth, pwede mo siyang idaan through administrative adoption process. Wala ng korte yan. Hindi ka na pumunta ng RTC, ibig sabihin. Hindi na po. It should be course through sa DSWD natin. Kasi Kuya Billy, yung simulation of birth o yung pagpapangalan ng sanggol sa hindi tunay nitong magulang, pinagbabawal kasi siya ng batas. Actually, may kulong ito eh. From the very, very start or ab initio, illegal yung ganyang gawain. Mali po talaga. Mali sa punto mali ng talaga bata. Siya. At okay. Saka kung gagawin po natin ito, dahil para lang mapabilis ang proseso ng pag-a-adapt dun sa bata, wala pong karapatang legal o hindi natin nabibigyan ng buong karapatan ang bata bilang anak po nung nagparehistrong magulang. Ibig sabihin, walang sa tamang status yung bata. Tama po. Okay. Kaya ginawa itong batas na RA 11222 para mas maituwid at maibigyan lahat ng karapatan ng isang adoptive child dito sa batang na pairehistro ng sa kanyang magulang na hindi well, naman tunay. Karaniwan yung mga ganyang instances ay wala namang problema sa umpisa. Pero habang tumatagal ang panahon at nagkakaroon ng ibang economic status yung bata, diyan na lumilitaw yung problema. Opo, kasi sasabihin nila, parehas lang naman yun. Kung hindi ko na lang ipa-adapt, i-simulate ko na lang birth, parehas din naman, anak ko rin naman yun lalabas, di ba? Pero hindi po, kasi kung sakaling itong mga magulang magkaroon ng may ipapamana, may iiwan ngayon yung anak,
yung mga kapatid na tagapagmana din, maaari nilang questionin yung karapatan nitong bata na magmana kasi siya naman ay simulated by birth lang siya, hindi siya tunay na anak. So, ang mangyayari, yung pinundar nitong magulang na para sana sa anak niya, mapupunta na lang sa mga kapatid niya kasi na-question na. Na-question na. Ang isang purpose ng batas na to is to elevate yung status ng bata into illegitimate child through adoption. So, kasi alam ng mga kamag-anakan na hindi naman dumaan sa... Probably alam ng mga relatives na hindi dumaan sa tamang adoption process. So, nilagay na lang dun sa birth certificate. So, at any time, pwedeng questionin yung status ng bata. So, with this law, magiging status niya is magiging legitimate na siya. Parang adoption na rin siya. Na dumaan na rin siya sa adoption. Isang advantage din po para sa mga bata. Halimbawa, hindi sila nagpa-adapt under RA 11222. So, wala pang lumalabas na legal karapatan yung magulang na nag-simulate ng birth. Pag itong batang ito lumaki, sumikat, nagkaroon ng maraming mga ari-arian, maraming pwedeng mag-question sa magulang na sila ba ang magulang. Maraming magsasabi, ako ang tunay na magulang ito. Ako ngayon ang tagapagmana, di na magulang. Pero kung i-adapt na ngayon ng mga magulang ito, i-avail itong RA 11222, mapuproteksyon na nila ang karapatan nila doon sa anak nila. Paano yung usapin ng pagka-ere ay inirehistro na agad? At saka, in relation nga doon sa ating RA 11222, paano ba i-avail ng mga taong dapat ay mag-avail ng batas? Ang sagot dyan, Kuya Bill, depende kung kailan umire. Kasi ang sinasabi ng batas, Kuya Bill, ang coverage and applicability nito, yung mga 3 years ago na ginawa yung simulation of birth. So, ibig sabihin, February 29 pa atas. So, that should be February 2016. Mga 2016. Oo, January 2016. Okay. So, patras. Patras. Pero kung ngayon, gagawin pa rin yung simulation of birth, hindi po pwedeng mag-apply yung batas. Kasi ang application nito, remember, ito, ginagrant niya yung amnesty, yung mga nakubit na simulation of birth, three years prior to the people. At least 3 years prior to the issuance of this law. So, ibig sabihin, nag-a-apply lang itong batas doon sa mga pangyayari na naganap January 2016. Paatras. And prior years. Paatras. So, yun po yung coverage. Pero kung ngayon, iire, ililista sa birth certificate, hindi po siya hindi na yun. Illegal na yun. Bawal po yun. Crime po yun. Ang penalty po ng simulation of birth under the revised penal code is 6 years and 1 day to 12 years. Ibig sabihin po, hindi po siya covered ng probation. So pag mayroong conviction sa court, hindi ka pwede mag-apply ng probation dahil 6 years and 1 day. You have to render the entire 6 years and 1 day. Paano yung effectivity nito? Yung effectivity po nung pag-file ng petition for adoption, ang sinasabi po ng batas, maliwanag. Dapat within 10 years from the time of the effectivity ng batas, which is in 2019, dapat mag-file na po yung mga kung sino man yung tao na nag-commit ng simulation of birth hanggang until 2029. Meron sila hanggang 2029 within which to file your petition for adoption under this law. Pero may requirements po yung Kuya Bill. Dapat, if they will file a petition for adoption within the 10-year period, dapat po, yung bata, nasa kanilang pangangalaga na 3 years prior to 2019. So, yun ang pinaka-basic requirement. Yun po ang basic. Tugo para ka makapag-file ng adoption dun sa simulated na birth certificate ng bata, 3 taon mo na siyang alaga at kinukukum, kumbaga. Opo, kumbaga, kung 2019, 2016, nasa iyo na yung bata. Tapos, from 2019, meron kang 10 years mag-file ng petition for adoption dun sa bata until 2029. Well, magbe-break po tayo saglit para sa ilang commercial at sa ating pong pagbabalik ay pag-uusapan natin ang proseso hinggil sa administrative adoption at siyempre po yung mga parusa at iba pang mga bagay na may kinalaman sa paglabag sa RA 11222. Huwag po kayong alis, magbabalik po ang inyong tulay sa batas. This portion is brought to you by PCSO.
Well, kasama na po natin sa studio si Ms. Corazon Cuestas. Gusto nating malaman kung paano nakatulong ang PCSO sa kanyang dinanas na karamdaman 3 years ago. Naninirahan po ako sa Barangay Banot, Sampalo, Quezon. So malaki po ang naitulong sa akin ng PCSO. Una, hindi naman po kami mayaman. So, doon po kami lumapit sa tanggapan ng PCSO. Anong problema niyo? Bakit? Ako po kasi ay nagkaroon po ako ng tinatawag na basal cell carcinoma. Ito po sa aking face. So, bali, syempre, alam natin na kapag operation ay malaki surgery, po yung... Surgery. Opo, surgery ay kailangan po ng pera. So, lumapit po ako sa Lucena City po yun. Sila naman po ay napakadaling lapitan. Talagang agad-agad po ay naibigay nila ang tulong. Pagka lumapit ka, sir, pag alis mo, dala mo na yung guarantee letter po. Na kahit naman po guarantee letter, eh, pag ibinigay mo naman po, like yung po sa amin na memorial, tinatanggap po naman. Wala ka na pong, kahit may mababayaran ka man, eh, ang laki po ba ng kabawasan? Essentially, ang sakit mo ay cancer. Yes. Pag alis ko po dun sa office, na humingi ako ng tulong, dinala ko po yung quotation ng hospital. Eh talaga pong pag alis mo na ng opisina. Ng PCSO, dala mo na po ang guarantee letter. For the exact amount? Yes po, yung po yung guarantee letter na dadalhin mo po sa hospital. Hospital. Para sa tinatawag na medical assistance. Hmm. So sa madaling salita, na tapos ang surgery, successful. Opo. At yan na ngayon ang itsura mo. Opo. Mas maganda kaysa dati. Bali, yan na po. At ano na po, natanggal na po yung tinatawag na cancer, yung basal cell carcinoma po. Ito nga po at may piklat pa yung aking pisngi. Matagumpay ang surgery na ginawa sa'yo at looking good. Anong masasabi mo ngayon? Nagpapasalamat po ako una sa Panginoon, then nagpapasalamat po ako sa ginawang programa ng ating Pangulong Duterte kasi siya po yung nagbigay talaga ng ganitong programa na superbilis. Dahil ngayon po nang naapuna siya, talagang action agad. So, nagpapasalamat po ako at ang aking buong pamilya sa agarang tulong na pinagkakaloob po ng ating PCSO. Talagang malaki pong tulong para sa aming mga mahihirap. Maraming salamat, Cora, Ms. Cora Son Cuestas, at siyempre po sa PCSO. Hindi naman sila pababayaan ng PCSO. Lagi nakahanda yung tubulong sa kanila. PCSO partner sa pag-unlad ng mga Pilipino. You guys may be asking, what makes me young and strong? It's Mega C, sodium ascorbate. Nothing beats Mega C. Take it from me, it's Mega C. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Experience fun and bonding moments with your family and friends at Maharlika Bamboo Guest House Seriaya, Quezon. With a complete bedroom and kitchen setup for your overnight stays, a jacuzzi, swimming pool, and the function room for your weddings, parties, and conferences. Relax with nature at a cost that is friendly to your pocket. Maharlika Bamboo Guest House. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind.
po ang inyong Tulay sa Batas! Well, nagbabalik po ang inyong Tulay sa Batas at pag-usapan naman natin na mga kasama gado dito. Ano ba ang procedure? Sino ba pwedeng mag-apply? Ano ba ang qualification? Yung qualifications, Kuya Bill, same qualification. Una, dapat must be a Filipino citizen, of legal age, good moral character, tapos financially capable, psychologically capable, emotionally capable. Now, kung mayroong married couple na may asawa ang isa is foreigner, dapat ang isang requirements po yung foreigner must be at least a resident of the Philippines for 3 continuous years. Isa pa pong requirements, kung yung ina-adopt ay 10 years and above, kailangan po ng consent niya. Nung bata. At the same time, kung yun namang parents na mag-a-adopt, may mga anak na 10 years and up, kailangan din po ng consent nung magiging kapatid nung ina-adopt. Pati pala yun, ano po. So hindi basta-basta. May mga requirements na kailangan ma-comply itong administrative adoption. Sa side naman nung pinanggalingan ng bata, ang sa pinanggalingan ng bata, assuming yung ina-adopt ay, say, may asawa na. For some reason, may asawa. Kailangan din po ng consent nung wife nung i-adopt. Ito batas natin, hindi siya ganun kahaba ang proseso ng pag-a-adopt. Kasi kakailangan mo lang naman na mag-submit ka ng birth certificate, yung simulated birth certificate ng bata, tapos affidavit nitong magulang na simulated birth nga yung bata, at certification na iba ang taong gumawa nito. So parang tatlo lang yung documentary requirements. Meron pa po, yung certification galing sa barangay na nagsasabi na 3 years na nasa pangangalaga nila yung bata, at affidavit ulit ng 2 disinterested person na 3 years na nilang inaalagaan din yung bata, photographs. Isasubmit itong mga requirements na to sa DSWD, at yung DSWD i-assess nila kung yung kakayahan nitong mag-a-adopt. Tapos ang mag-a-approve po kasi ng adoption papers nito ay yung secretary ng DSWD. Matindi pala ang aabuti nito, aakyat pala kay secretary, ano? Pag na-aprubahan na to ng secretary, ibabalik ulit ito sa civil registrar para ma-apay-rehistro na. Una kasi ang gagawin nito, ika-cancela yung lumang o simulated yung birth. Ika-cancela po ito. Birth certificate. At tapos mag-i-issue ng panibago. Bagong-bagong birth certificate, walang annotation na nakalagay na meron itong lumang birth certificate. So marinis na pong ibibigay yung birth certificate sa magulang. Ang binipisyo po ng batas na to, RA 11222, ito po ay para sa mga tao na nag-commit in the past ng simulation of birth. Binigyan po tayo ng tsansa ng ating mga mambabatas na maituwid kung ano yung mga pagkakamali na nagawa. So, kung sino man po man, pwede po mag-avail ng petition for administrative adoption. Well, ayun. Malilaw po ang ating malahil naging talakayan, at maraming salamat muli, Attorney Melanie Pino at Attorney Aldrin Alegre. Ang inyo pong nakasama, ang inyo pong Tulay sa Batas. Bago po tayo magtapos, kumusta po kay Ms. Agawad Cora Villa Senior ng Valenzuela City, at kay Mr. Or kay Ms. Dory Atanasio ng Lungsod ng Rosario. Ako po si Billy Andal, ang inyong Tulay, your bridge to understanding, peace, and prosperity.